Hello guys, good morning. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo? I hope you're fine, safe and healthy. Nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan, kalusugan sa mga oras na ito. Welcome to my mini paradise, my mini garden in Gomez Street, Pamplona 1, Las Piñas City. This is Sermeo's Garden, and for today's update is I will be showing to you the proper way on how to prune your lucky plants. This is called the Chlorophytum cumosum, or popularly known as the spider plant. Kaya po siya tinawag na spider plant, guys, kasi po dito po sa doon sa may tangkay niya is nagkakaroon po siya ng panibagong halaman. Ito po yung spider plant. So kapag nagkaroon po siya ng panibagong plant or yung tinatawag na spider plant doon sa kanyang sanga, is kasi po nagsasanga-sanga ang spider plant. Then dito sa pinaka tangkay na ito, katulad ng internode na ito, dito po lumalabas or umuusbong ang panibagong halaman ng Chlorophytum cumosum. Kung mapapansin nyo guys, this is now ready for propagation. Bakit guys? Kasi po may nag-appear na po ng mga ugat doon sa ilalim ng halaman. Ito po yung tinatawag nilang aerial roots. So for you to be able to propagate this easily is ikakat po natin yung portion na ito. So 1 inch doon sa tangkay na malapit po doon sa may aerial roots. Then after po nating makat yung halaman na to, directly plant this in the soil. For me guys, one of the best ways or mediums para po magkaroon ng successful propagation ang inyong halaman na spider plant is of course gagamit po tayo ng soil propagation. Then dito guys, napaka-leggy na po ng aking halaman, so might as well nagagamit po tayo ng scissors sa pag-prune ng ating mga halaman. Yung pag-prune guys is tinatanggal po natin yung mga not so healthy parts ng ating halaman, kagaya ng tuyong dahon, tangkay, ugat. Also pruning is best than when you are trying to eliminate, obliterate those plants that are visible at yung nakalagay doon sa pot. Kasi yung mga halaman na hindi po kanais-nais is kailangan po nating tanggalin para po hindi na po sila mag-compete doon sa nutrients and minerals na kailangan ng ating spider plant. Kasi po kapag hindi po natin tinanggal is possibility na sila po ang magdadala one of the hindrances or balakid para po hindi po mas lumagong healthy looking excellently yung kanilang mga foliage. So start na po tayo dito guys. Kung mapapansin nyo, ang dami pong mga tuyong dahon, so might as well natatanggalin po natin sila. Ito guys, nakikita nyo po. So if you can pull this stem, dried leaves or stem, please do it. But this time Sir Mio Vlogs is gagamit po ako ng scissors. Itong scissors guys is na-sanitize na po. So for you to sanitize this is ilulubog po natin ang scissors doon sa cup na may kumukulong mainit na tubig. Then lalagyan po natin yung cup ng isang kutsarang asin po. Then ito po is ilalagay natin sa loob for about 5 minutes. Then after 5 minutes, hanguin po natin, then let it cool for about 2 to 3 minutes, and this is now ready for pruning. So dito guys, kapansin-pansin po na marami po siyang mga tuyong dahon at tangkay, tatanggalin po natin siya. So also, kapansin-pansin guys, dun sa pinaka dulo is meron po siyang mga halaman na hindi po kailangan doon sa loob ng ating pot. So ito guys is tatanggalin po natin. Papakita ko sa inyo. Be sure that yung mga halaman po natin is healthy looking guys. So ito, ikakat po natin. Then ito pong dried na tangkay, tatanggalin po natin ito. Not so healthy. Kasi po kapag hindi po tayo nag-prune or tinanggal yung mga dahon na tuyo, tangkay na tuyo, and yung mga halaman na nandun sa ating halaman is pwede pong maging leggy ang ating halaman, and we don't want that to happen.
ito nahila ko guys, so tanggalin natin. So also one of the reasons guys kung bakit po may mga darker brown edges is I forgot to place and locate this plant in filtered sunlight. Kasi even if those spider plants can tolerate that heat at hindi na po natin nakikita ang kanilang excellent looking na dahon or hindi na po sila tumutubong maayos, is one of the causes is yung overexposure to sunlight. So kapag may mga ganitong darker brown edges, might as well cut all of this guys. Kakat po natin siya dun sa dulo ng ating dahon. Then later, papakita ko sa inyo yung finished product ng ating pruning guys. Yan. Be extra careful sa paggamit ng gunting guys, kasi po napakatalas po neto. Yan. Be sure na lahat po ng ating lock-in feng shui houseplant is pruned every week. So do not forget to do that, para po mas magampanan nilang kanilang tungkulin bilang money magnet attraction or attractor. So dito guys, tatanggalin na rin po natin itong fork na to sa pinakadulo. Ito. Then nakakatuwa guys kasi ang dami niyang mga suloy or panibagong babies or supling na umusbong doon sa internode na ito guys. Ito pa guys oh. Papakita ko. Oops. Be extra careful. Ito, sa port na to, sa tangkay na to, may isang panibagong spider plant ang tumubo, guys. So, guys, maybe on Monday right after work, I will show you how to propagate the spider plant po. Then, dito din, ito siya. Napakaganda, guys, oh. Then dito sa ilalim, ito rin siya guys. Oh, 'di ba? This is now ready for propagation. So let's continue pruning. Ayan po. Ayan. Ang dami niya talaga. Oops, nalaglag yung ano ko, halaman ko. Kasi natamaan tong Calicia fragrance or basket plant, kaya po siya naging ganyan po. Kasi wala nang masyadong space dito sa taas. Dami ng halaman. Kung gusto nyo mag-mine guys, pwede naman po. Ayan. Para mabawasan po yung mga halaman namin dito. Napakadami na talaga. Para na po siyang jungle or gubat. Then, dito sa dulo, pa dito. Ayun. Sorry guys, I'm not feeling well. Sinisipon po si Sir Mayo Vlogs. Then yung ganitong halaman guys, this is serpentina. Although serpentina is one of those herbal medicines na very effective in terms of yung tinatawag nila na antioxidant, but I have to get this plant out of the pot para po hindi na po ito mag-compete doon sa nutrients and minerals na kailangan ng ating spider plant. There's more. Ayun, sa dulo. Ilahin ba natin? Ayun, kaya naman siya ilahin guys ito. Oh, gumanda na siya guys. So, diba? Ayun, ang dami pa pala sa dulo. Never afraid to prune your plants guys. So ayan, gumanda na siya, 'di ba? Naging excellent po yung appearance ng ating spider plant. Kanina kung mapapansin nyo, napaka leggy niya. Pero this time after we prune this plant, ito na po yung finished product. Ayan, 'di ba? Napaka excellently looking na siya. And you know what guys, all spider plants or Chlorophytum commensum is best positioned in the east portion of her house for it to do its one of its responsibilities, yun po yung money magnet attractor. Ayan siya guys, diba?
And yung kabila, guys, is prune ko later. So, first part pa lamang po ito ng ating daily vlog. Situate na lahat po ng ating halaman, guys, is wag na wag po natin silang papabaya ang magkaroon ng darker brown edges, sunburns, and scorching of the leaves. Small update lamang po ito, simple and yet short update. Ingat po tayong lahat, guys, and that in all things, God may be glorified. Still continue praying for those people who need love, prayer, and support. They need it the most. Ciao, ciao. Hanggang sa muli. Stay safe and stay healthy, guys.